toxic talaga ng chismisan sa trabaho, no? Sinabi mo pa. Dumaan ka ba sa ospital kanina? No. Nag-coffee break lang ako sa labas. Talaga? You seem really worried. Burns, alam mo, I'm really surprised. Usually kasi yung mga lalaki na iimpluwensya ng mga asawa nila. But with you, you're different. Porkit pa hindi kayo okay ni Angela, ibig sabihin tayo rin hindi na okay. Ito elementary. Thank you for understanding me. Thank you for not judging me. And thank you for not making me feel alone. Huwag ka na malungkot. Okay? Hindi man ako agree dyan sa decision mo. Pero pag lumalaya ang problema mo, maasahan mo ako. Pes, dito. Dito ko nakita yung matanda. Anong oras mo siya huling nakita? Mga 7:30 habang iniintay ko si Bernard makauwi. Pes, halika, pasok muna tayo sa loob. Hindi na, dito na lang ako. Dito na lang ako maghihintay. Total, malapit na mag-7:30. Paano kung hindi magpakita yung matanda? Hindi naman gabi-gabi nandito yun at 7:30. Isang beses pa nga lang nangyayari yun eh. Alay mo naman magpakita siya ngayon. Kasi alam niya nangangailangan ako. Kasi alam niya may buhay na nakataya. Bes, sa ngayon, kailangan ka ni tita na nandun sa tabi niya. Hindi yung nandito tayo sa labas eh, parang... Parang ano? Parang baliw? Bes, yung may sasabihin mo? Alam mo, wala na akong pakialam ko anong iisipin ng ibang tao at ano sasabihin nila. Ang importante sa akin, mailigtas ko yung mami ko. Alam ko. Bes, alam ko yun. Ayoko lang na isipin mo na yun lang yung tanging paraan para magbago yung kondisyon ni tita. Paano kung nagkamali lang pala yung doktor? Paano kung magkaroon ng miracle tapos maging okay si tita? Alam ko ano ang gagawin ko kapag nawala si Mami. Kapag nawala yung Mami ko, hindi ko alam. Bes, tahan na. Tahan na, Bes. Hindi mawawala si Tita. Sa ngayon, alam kong mas gagaling siya kapag kaalam niyang nasa tabi ka niya. Tahan na. Tahan na.